Retamar babalik na sa national team. Pinas winless sa CV League. Nag-choke muli sa Vietnam. Rotter second straight award. Pero bago yan, mag-VIADS, huwag kalimutang mag-subscribe at notification bell para mag-update kayo dito sa ating channel. 0-6 o winless. Yan ang kartada ng ating Philippine Men's Volleyball Team sa unang taon ng 2023 CV League Men's Division sa loob ng dalawang legs of action nito. At sa ikalawang sunod na pagkakataon, yumuko nga ang bansa kontra sa Vietnam para sa pag-asa sana ng first ever CV League medal. Ito ay matapos na pulbusin tayo ng Vietnam in 5 sets sa mga score na 22-25, 25-28, 25-18, 25-20, 24-26 at 15-8 sa sarili pa nating home court, securing them off a silver medal sa torneo. Nasayang ang bounce back performance ni Brian Bagunas matapos na tila mabantayan nga ito last Indonesia game. Ngayong bumalik sa form si Brian with 20 big points. Sinamahan siya ni Phenom Mark Espejo with 21 points sa laro. Habang consistent pa rin sa kanyang scoring si Steve Rotter with 19 points. Naitala naman ni Vietnamese spiker Nguyen Thuan Ngoc ang kanyang best performance in the hands of Philippines, tallying 22 big points, lifting Vietnam for their back-to-back CV League podium finish. Sa ikalawang pagkakataon rin, nagwagi ng ginto ang powerhouse Indonesia sa kabila ng 5-set challenge sa kanila ng Team B Thailand. Ang Thais naman ang nag-uwi ng bronze medal sa torneo. After 2 legs, nananatiling winless and medalless ang Pilipinas kahit na nasa ating kupunan na ang pinakamahuhusay na spikers ng bansa. Sa nasabing laro naman na mataan na tila nagmamasid sa Gedli ang in-demand na in-demand at ang tiniguriang the missing link ng Pilipinas na si Joshua Retamar. Ito marahil ang first appearance ni Retamar at first time niya ring pinapanood ang kanyang mga dating kasamahan now with a new system. Siya nga ang inahanap ng mga fans na gusto na ring pabalikin sa national team dahil feeling ng marami siya ang kasagutan sa kukulangan natin sa mahusay na setter. Matatanda ang mayroon nga itong mabigat na issue sa PNVF na naging rason ng kanyang paglisan sa national team. Ang dati niyang mga kasamahan noon ay ngayon nagbalik loob na sa kupunan. Kaya tanong ng marami, may chance na ba for him to make peace with the PNVF at tila ba kalimutan na ang kanakaraan and move forward para sa bayan? Sana ay maayos na ang kanilang relasyon. Lalo pat kailangan natin ng solid na team sa ating pagbabalik sa Asian Games after 49 years. Makasaysayan ang pagbabalik natin na ito na sana ay magawa ng PNVF na mapag-isang muli ang pinakamahusay na players ng ating bansa. Ayon sa ulat, ang core rin na ito ng CV League team ang nakatakdang lumahok sa Asian Games sa Setyembre. Sana ay enough support, preparation and training with this boy, samahan pa ng comeback ng ilang stars na kukumpleto sa ating kupunan. Matapos ang CV League, tinanghal na sa ikalawang sunod na pagkakataon si spiker Steve Rotter as the best opposite spiker this leg. Best outside spikers naman si Nathai Thanumnoy Jakrit, Indo Boy Arnes, middle blockers Indonesian Hendra Kurniawan, Vietnamese Trong Tek Kai, best setter Vietnamese Din Van Duy, best libero Indonesian Prasoho at most valuable players Indonesian Farhan Halim. Still a good fight and laban Pilipinas sa bansa. So throughout, thank you for supporting this channel. Please don't subscribe and click the notification bell to update only coming videos.